Suspendidong lisensya ng dalawang bus driver sa PTEC sa nagpositibo sa droga. Yun lang, bawas driver po yan sa dagsa ng mga pasero ngayong Semana Santa. Nasa front end balitang yan si Gerald de la Peña. Kasabay ng pagdami ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Lunes Santo, nag-inspeksyon ang Department of Transportation at ibang ahensya sa mga driver at konduktor ng bus na babiyahe ngayong Semana Santa. May drug testing kung saan dalawang driver ang nagpositibo. Suspendido muna ang lisensya nila. Sinilip din ng mga otoridad ang mga bus at waiting areas. Paghahanda yan sa lalo pang pagdami ng mga biyahero, lalo sa Miyerkules Santo. Ayon sa pamunuan ng PTEX, posibleng pumalo ng 200,000 ang pasahero sa Miyerkules. Huling araw kasi ito ng trabaho ng ilan bago ang mahabang holidays. Ang ibang pasahero, mas maagang nag-book ng tiket para hindi maubusan ang biyahe. Eh kasi mahirap pong, di ba, katulad niya, Superlines, full, ano na daw, puno na po daw. Pagdating namin dito ng 27, kailangan 27 makaalis po kami. Sa ngayon, sapat na ang biyahe sa terminal, partikular sa mga uuwi sa Bicol. Pero naglabas na rin ng higit 1,000 special permits ang LTFRB para siguradong may masasakyan ang mga pasahero. Pinayagan na rin ng MMDA na makadaan ng mga provincial bus sa EDSA. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ngayon at hanggang bukas. At sa Miyerkules Santo, maghapon na silang makakadaan sa EDSA. Iyan po ay para bumilis yung turnaround time ng ating mga buses, lalo-lalo na yung galing sa probinsya, para po makakater sila ng mas maraming pasahero. Ngayong puno ng pasahero ang terminal, nagpaalala si Transportation Secretary Jaime Bautista na umiwas sa mga Colorum Public Utility Vehicle. Iwasan po natin sumakay sa mga Colorum na sasakyan dahil hindi tayo sigurado kung ito ay roadworthy, no? And sumusunod dun sa mga alituntunin ng LTO at ng LTFRB. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.